pulseras o bracelet na may 10 elemento. Nais mo rin ba magkaroon nito? Ano-ano nga ba ang mga bagay o gamit na bumubuo dito? At ang mga bisa na maaaring hatid sa iyo ng pulseras na ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang isa pang mainam na gamit sa anyo ng isang bracelet. Isang bagay na binubuo ng iba't ibang kakayahan. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang bracelet o pulseras ay isang aksesorya na isinusuot paikot sa ating braso sa gawing pulso. Maraming dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Maaring nagsisilbi ito bilang palamuti, charm, medical identity, o mga relihiyosong dahilan. Ang pinakamatandang bracelet nga ay tinatayang nagmula pa sa mga taong 5000 BCE. Ang karaniwang pulseras ay maaaring binubuo ng mga beads, plastic, tela, metal, leather, mamahaling bato, seashells, at minsan ay kahoy. Kaya naman maging sa mga matandang paniniwala dito sa atin sa Pilipinas, ang pagsusuot ng pulseras o charm na pangontra ay isang kultura na namanapangan natin. 10 elementong pulseras. Isang pulseras na binubuo ng 10 sagradong kahoy na pinagsama-sama upang makabuo ng bracelet. Ang gamit na ito ay isang mabisa at pangkalahatang proteksyon. At kapag sinabi nating pangkalahatang proteksyon, ito ay maaaring pang-iwas o pangontra sa iyo sa mga aksidenteng maaaring mangyari laban sa mga itim na elementong hindi nakikita at mga masamang nilalang sa ating paligid. Sa tulong ng bracelet na ito ay maaaring marebuelta o maibalik ang mga itim na mahika sa nag-cast nito. Isa rin itong pampaswerte, pampaamo at panghalina. Sa makatuwid, ang pinagsama-samang kahoy ng bracelet na ito ay labis na makapangyarihan. Ngunit ano-ano nga ba ang mga kahoy o mga bagay na bumubuo sa bracelet na ito? At bakit labis-labis ang bisa nito? Ang bracelet ng 10 elemento ay binubuo ng mga kahoy ng dignum na pula na kontra sa inggit at sa galit, pandakaki, kontra kulam, sapi o palipad hangin, palmerang gubat, mainam sa pasma, lamig at anti-stress, dignum, kontra usog, bati at masamang elemento, sinukuan, proteksyon at mainam sa paglalakbay, bolang ninyo, pampaswerte sa inyong negosyo at sa anumang pinagkakakitaan, gumamela selis, pampaswerte rin sa negosyo at pampaamo, gayon din pang proteksyon, bunga ng pili, mainam sa negosyo at pampaswerte, sinag-araw, mainam sa kabuhayan at pampaswerte, olivo, proteksyon at mainam sa paghahanap ng trabaho. Ang bawat piraso ng sagradong kahoy na ito ay may natatanging bisa na maaaring magsilbing pangontra, pananggalang, proteksyon, panghalina, pampaamo at pampaswerte. Ang bracelet na ito rin ay maaaring mabasa sa tubig at walang mga ipinagbabawal o limitasyon. Kaya kahit sino ay pwedeng magsuot nito. Ang mga kahoy na bumubuo dito ay naitapik na nga rin natin sa mga nakaraan nating vlog. Kaya naman, kung nais ninyo ng mas detalyadong impormasyon ng bawat kahoy na ito, ay mag-iiwan na lamang ako ng link sa ibaba. Magkano naman kaya ang bracelet na ito?
kadalasang mabibili sa halagang 150 to 250 pesos online. O kaya naman ay sa mga kakilala ninyong nag-aalok nito. Subalit lagi pa rin tatandaan, ang pananampalataya pa rin sa may kapal ang pinakamatibay na pananggalang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento na inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.